Nakaredirect status ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kaugnay sa posibleng pagpapakawalan ng rocket ng South Korea. Umiiral na ang no sail, no fly at no fishing zone policy sa silangang bahagi ng Bicol Region, Northern Samar, Leyte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ayon kay NDRMC Undersecretary Benito Ramos, ang advisor ay base sa impormasyon mula sa Department of Foreign Affairs na nagsasabing posibleng gawin ang rocket launch sa pagitan ng January 30 at February 8. Layo ng rocket launch na maghatid ng satellite sa Kalawakan. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si NDRMC Executive Director Yusek Benito Ramos. Magandang tanghali po, Yusek Ramos. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa balitang. Magandang tanghali din po at magandang tanghali sa ating mga kababayan. May eksaktong petsa na po ba kung kailan inasang magpapalipad ng rocket ang South Korea? Yes, bukas ito, 30 January 2013. At ang oras ay 15:55 Korean Standard Time, KST. Ibig sabihin ito, 1 hour delay tayo, so 2:55 bukas hanggang sa nanghapon ito hanggang alas 5 ng hapon. So yan ang ni-request nila na time frame, umpisa ng alas 2:55 hanggang alas 5. Yan ang danger period. Ito ay kung hindi matuloy bukas for any reason, ay may reserve date sila 31 January hanggang 8 February. Yan ang ni-request nila na extended the period kung hindi matuloy bukas. So sa ngayon, USEC lifted muna yung no sail, no flight, no fishing zone policy at least ngayong araw. Ngayong araw na ito. Pero bukas, yun na nga, yung no-fly zone, no sail zone and no fishing zone sa oras na yon, yung alas 2:55 hanggang alas 5. At base po ba sa pagtaya, may babagsak bang bahagi ng rocket sa dagat ng sakop ng Pilipinas? Yes, may debris ito na babagsak. Dalawa ito. Ito yung fuel tank na dalawa. So there are three possibilities na mangyari dito sa fuel tank na mahulog dyan sa karagatan ng Pasifiko. 540 kilometers east of the eastern seaboard ng Republic of the Philippines. Ang possibilities na ito, yung booster na ito, ang tawag nila, yung fuel tank, isang possibility, mahulog ito na buo. Second possibility, ito ay mawarap. Mag-disintegrate into pieces. Hindi natin alam kung gaano kaliliit at gaano kalalaki. Pangatlo na possibility, ito ay masunog, abo na lang ang mahulog dyan sa karagatan. So ulitin ko lang po, for clarity, ang lugar na ito yung exclusion zone, 540 kilometers east of the Republic of the Philippines. Umpisa dito sa probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Southern Leyte, and the two provinces of Caraga. Ito yung Surigao del Sur and Surigao del Norte, kasama na yung Siargao at saka Dinagat Island provinces. Ito yung tapat niyan ng exclusion zone sa Pacific Ocean. So ito na iwasan lang natin para maiwasan din natin ang disgrasya. Yusek, medyo ilang beses na rin ho kanin naantala itong pagpapalipad ng rocket ng South Korea, pero may panawagan ho ba kayo sa mga residente roon na baka yung iba rito ay nagsasabing na ho eh, baka madelay na naman itong rocket launch ng South Korea. Pwede po kayo manawagan, Yusek Ramos? Yes, ito ay pangatlo na attempt na dahil yung first and second attempt ay nagkaroon ng technical problems. Kaya ito ang pangatlong attempt na ito, sana matuloy na para hindi tayo masyado magamba. Sa ating mga kababayan na nakatira dyan sa Eastern Seaboard, kailangan na mapaghandaan lang natin ito. Although it is highly unlikely na ito ay babagsak sa kalupaan sa dagat lang ito, but we need to prepare dahil nga ito ay gawa lang ng tao ito, the possibility of error. Kaya meron tayong margin of error dyan sa karagatan na 640 kilometers ang haba niyan at saka 500 kilometers yung lapad niya. Dyan ang exclusion zone dyan sa karagatan ng Pacific Ocean. Okay, maraming salamat po, Yusek Benito Ramos, Executive Director ng NDRMC. Maraming salamat din po at magandang tanghali. Magandang tanghali po.